Good morning po mga ma'am at mga sir. Ayan, welcome po ulit dito sa isa na namang araw namin dito sa Buhay sa Dubai. Welcome po ulit sa YouTube channel namin. So ngayon po is October 1. Kakahatid ko lang kay Rhea sa workplace niya. So ako naman po punta ako ngayon sa Nissan showroom sa parts, kasi bibili ako ng kailangan bumili ng spark plug tsaka coil. Papapalitan natin tong sasakyan. So tara, samahan niyo ako. Tignan natin kung magkano yung presyo ng original parts. Kasi pag nagpagawa ka sa garage, siyempre hindi may iwasan talaga, lalo na pag wala kang alam, tatagain ka sa presyo. So ang nakausap ko kasi mga tropa, sabi nila sa akin is mas maganda bumili na ako ng parts, tapos pagawa ko na lang, pakabit ko na lang. So parang labor na lang babayaran ko sa kanila. So yung garage na pupuntahan natin is nakapagpagawa na rin naman ako doon ng ilang ulit na. Tignan natin kung magkano yung i-charge nila sa akin sa labor. Yun lang. Tapos pala, magpapapalit din tayo ng gear oil. Yun. Okay, yung nga pala, ngayon yung unang araw nung annual leave. Nakalive ako ngayon ng 30 days. Pero hindi ako uuwi ng Pinas. Dito lang ako sa Dubai. Dito lang naman sila, dito naman sila Rhea, si Ana, tsaka parents ko, nandito lang naman sila. So, wala tayo umuwi ng Pinas, magastos. Dito na lang tayo maggala-gala. Kaya yung mga kumpare ko dyan sa Pinas, sorry muna, pasensya mo. talagang magastos kasi sa muwi ng Pinas. So hindi naman sa ayaw namin umuwi ng Pinas, pero kasi pag umuwi ka ng Pinas, kailangan talagang pera eh. Real talk, kailangan may pera ka, kasi nakakaya din naman kung umuwi ka ng Pinas tapos siyempre wala kang baon, diba? Wala kang pampainom. Tsaka isa pa kasi talagang yung medyo malaki gastos namin kasi ngayon eh. Kasi yun nga, pinanganak si baby, si Yana. Tapos syempre kumuha kami ng sarili naming apartment. Medyo madugo din yun. O yun, kaya ngayong bakasyon ko, tatry kong gawin lahat-lahat ng mga bagay na mahirap gawin pag may pasok ka, kasi nga 'di ba yung oras mo halos buong araw mo nandoon ka na sa workplace mo, 'di ba? So ngayon yung free time ko. O yun, ipapaayos ko yung sasakyan. Tapos before next week pala, tapos next week papa-renew ko yung registration ng kotse kasi expired na siya this month. So samahan niyo rin ako para malaman nyo rin, magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga process at kung magkano yung mga magagastos natin pagpaparenew ng registration o mulkiya kung tawagin dito. Okay, so drive muna ako, punta tayo doon. Maaari ka po! Dito tayo guys sa Nissan spare parts. Ito siya guys, Nissan spare parts, genuine parts. Pasok tayo. I need the spark plug. For Altima. It's original, yeah? Right. I can take it now. I will check and take it now. We have it in stock.
4 pieces of tax. 500? 504 after discount including tax. And it is a platinum one, you can use up to next 100,000 km. There is no cheaper option. We don't have original, only the platinum one coming. So this is more expensive than the original one? No, original this one, no. This is platinum original. Okay. And there's only one type of correct. Original. From Nissan, we have only one. Outside spare part shops, you have different varieties. Like different brands, you mean? Different brands, Iridiums, cheaper. Like cheaper than this. Correct. What about the coil? Each ignition coil will be 225. Correct. Each? Correct. So I have to change all or? That you have to check with your technician, whether it is one piece required or all four pieces. The technician will tell you how many quantities you require to change. Because you know what, mm-hmm. One of my friend checked the price input for Jaira. Okay. Arabian or outside spare part shops? Can you check this one? Said it's only 80 dirhams each. Maybe not Arabian, outside spare part shop. But part number is correct, no problem. The number what is mentioned on the part is correct. Ah, okay, but you think this is like different? Outside spare part shops. Outside not spare. Arabian. Okay. Ayun guys, medyo mahal yun, sir. Sabi niya is 504 para sa apat na piraso. Original daw yun, platinum. Ewan ko, ano? Spark plug pa lang yun. Hindi pa kasama yung coil. Ngayon pupunta tayo dun sa garage mismo. Tanong natin kung magkano niya i-charge. Baka okay naman. Tignan natin kung anong brand din yung ikakabit niya. Kasi kung kukunin natin tong 500 dirhams para sa apat na piraso, tapos magbabayad pa tayo ng coil. Ang coil daw nasa 200 plus each. Mabigat ah. Anyway, punta muna tayo dun sa garage. Mainit ngayon. Welcome to Dubai, mainit. They're closed? No, no, no. What time they open? Now open. Why closed? Because, I think it's a little bit dorky inside, na? Ah, okay. I can go inside. Thank you. Ito na tayo guys. Kaya lang close yung shop, pero papasok ako. Parang nire-renovate yata yung shop nila, ano ba yan? Bro! How are you? Ah, renovation. Nire-renovate yung shop, pinapalaki. Sir, how are you? How are you? Long time. What's up? I think... I don't know, can you check my car? What happened? You know, when I'm driving, sorry, when I'm driving, it's like, you know, doing like this. When I go slow, like 20 to 40, it will go like this. I don't know, problem, spark plug or coil, I don't know. When you change gear oil? Not yet. I also want to change gear oil. No, it's been 1 year. This car, 1 year to me, I did not change gear oil, no? I did not know that you should change gear oil. Change gear oil? Gear oil? Yes, this is gear. This is not about the spark plug? No. I will check spark plug as well. When should I change gear oil, bro? Every 80,000. 80,000? Yes. What do you call about the every 10,000? That is engine oil change. Engine oil. Ah, okay. So gear oil every 80,000. Every 80,000. Or how many months? Or you can change it like 6 or 7 months. Oh shit, now it's 1 year. 1 year no change. So yun guys. Ang sabi niya, yun nga, tama nga ako kasi dalawa sabi ko magpapalit din ako ng gear oil. So ang hinala niya is parang gear oil lang. Pero
I-check din daw niya kung may problema yung spark plug o kailangan palitan pati yung coil. Pero sana okay lang lahat. Sana yung gear oil lang para medyo makasave tayo ng pera. Hindi ko alam na kailangan palang palitan, no? Every 80,000 sabi niya. Usually ang ginagawa ko lang yung every 10,000 kilometers, which is engine oil pala yun. So yun, may bago na naman tayong natutunan ngayon. Nakakatuwa lang. Ito lang yung, ito yung medyo ano eh, no? Maganda rin sa magkaroon ng sasakyan. May pros and cons eh. So every time magkakaroon ka ng issue, meron kang matututunan. Pero kailangan mo ng pera. Sigurado. So yun naman yung kapalit kasi ng pagkakaroon ng sasakyan. Oh, convenient siya. Pero yun nga, talagang kailangan may backup ka lagi. May backup ka na pera sa maintenance. Yan. Yung mga pag-upgrade, papalitan na pyesa, yung mga ganyan. Kine-check yan na guys. Computer. Yung coil. Tsaka yung spark plug. Ayan guys, tapos na yung ano, road test. Ano kayang findings? Yeah. This one, what happened? Full service. Sa corner open karo ni. Medyo service within 1 year. Yeah. Only in general. Do it major service this one. Follow soon. Bhaiya jis ko alfi laga ke grip laga hai. Big problem? Not big problem. Minor but only service. Only service. Major service. Gear oil. Gear oil, spark plug, coil, and one oil is leaking. Little bit, change that as well. But then, you need to change the spark plug or no need? You need to change it. Change it, that is good. 1 year, no problem. Also coil need to change? Yeah, change it coil because one or coil is missing. Your computer is not showing which coil. If it shows, we'll change it that way. How much it will cost? Big? Not big. In 1 year, you should have to spend this money. Only driving. Yeah, not because coil. I don't know. No. See, this leak. Yeah, this leaking. Change this seal. Okay, this one seal. It's leaking, it's going inside. Then it will affect. 1, 2, 3, 4, spark plug and coil. Both change. All change. Yeah. Iska coil nahi check kar sakte kaun sa kahan hai yaar pure chal rahe hain. Ha check. Ha check karke mere ko bata. So ayun guys, pinakita na sa atin yung ano, yung quotation. Ayun, umabot siya ng ano. Umabot ng 1,800. So, ang sabi niya kasi kailangan lang palitan yung mga gasket, spark plug, tsaka yung coil. Kasi sasabay ko na rin yung gear oil. Eh, chinacharge niya ako ng yung labor charge nila is 400, 450. So, ang mahal. Ang mahal magkaroon ng sasakyan. Eh, pagkaroon na may mga problema. So ngayon, papunta ako dun sa isa pang shop. Kuha tayo ng second opinion. Or baka mas mura yung ano nila, yung labor charge nila or yung mga parts. Tingnan natin. Kasi feeling ko parang hindi naman kailangan niya itong palitan lahat. Magtatanong lang din ako, kuha ko ng idea. Tapos pag medyo maganda-ganda yung deal, pagkuha ko na rin siguro ngayon. So, drive ulit, drive. Ano muna yung gano'ng kaganda ito, boys.